But before natin isa lang ang ating butihing mayor from Samar. Yes. Brief background lang. Pangatlong insidente na po ito kung saan ang NPA sa Samar ang inaatake nila, mga civilians. Yes, Kaya Eric. Ang isa po na highlighted dito, dalawang buwan na nakakaraan, inambush din nila ang dalawang manggagawa sa Las Navas. Yes. At ang dalawang manggagawa na ito ay gumagawa ng road network para po sa Barangay Development Program ng NTFLCAC sa Northern Samar. Mm-hmm. At dito po kinundi na ito ng mga barangay officials, kinundi na ito ng alkalde ng Las Navas. At totoo po na binomba nila, akala nila mga army ang nakamotor. Mm-hmm. Pero sa tingin natin, hindi lang akala yon. Sinadya talaga nila because ang kanilang pagtutol dito sa Barangay Development Program, sa road construction, sa mga schools, buildings, road and water system project, ay tuloy-tuloy na ginagawa nila yan. At para madiskarilya yan, kung hindi nila susunugin ang mga heavy equipment, tatakutin nila ang mga kontraktor, ang local officials na huwag ipatupad, or papatayin nila ang mga manggagawang direktang involved sa pagpapatupad ng Barangay Development Program na mga kalsada at mga construction. Kaya Eric, linawin natin, nasa doktrina ba talaga ng mga NPA na ito na kapag may development na dadalhin ang ating pamahalan, kailangan pigilan nila yun? At exactly. Bakit? Sapagkat pagtingin nila ang development ay makapagpapahina ng kanilang impluensya at propaganda. Mm-hmm. Hindi dudulot, hindi natatalab, no? Mm-hmm. Hindi na magdudulot ng ano pamang resulta ng pangguguyo kapag nakikita ng tao at nararamdaman na may projects. Wala nang legitimate issue sila na ibibigay sa ating mga kababayan. Kalsada, kabuhayan, pagsasaka. So, kailangan nilang pigilan yan. Pero hindi ko pa inabot, Ms. Ina Badr-Franco, na para mapigilan yan, ay papatay namin ang mga civilian na gumagawa para ma-implement ang project. First time ko ito nakikita ang pattern sa Samar. At sa Mindanao, sa Visayas, ang sinusunog nila mga bulldozer, mga payloader, mga backhoe. Yun lang, Pero hindi tao. Hindi tao. Ito ngayon, hindi lang sila nanunog. Pumapatay pa ng mga manggagawa. At this is a very alarming pattern kasi targeted nila civilians at the same time, area na ginagawa yung may barangay development program. At ito rin, mga kababayan, ang tinututulan ng kanilang mga front and urban operatives na kabahagi nila. Mm-hmm. We're talking about the party list groups nila. Magbabudget hearing na Brother Franco next month. Yes. Ito ang tinututulan ni Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers. Trabaho nila yan. Trabaho nila ito na magbulabog sa Barangay Development Program at NTFLCAC. Ganon din po ang pagginagawa ni Raul Manuel ng Kabataan NPA Recruiter Party List. Mm-hmm. At ganon din po kay Arlene Brosas na ang Gabriela NPA Lovers Party List. So mga kababayan, tumutugma ito ngayon sa pananabutahi nila sa Samar, kung saan napakahalaga po ng pangangailangan na matuloy ang mga road network na ito at other infrastructure and construction program for development ng mga bayan at lugar na sinalanta ng kahirapan dahil po sa gapos ng terorismo sa matagal na panahon idinudulot ng CPP, NPA, NDF. And because of that, Brother Franco, makakasama natin ang magiting at matapang na mayor ng Matuginaw at upang mapaliwanagan ang pangyayaring ito at nang sa ganun po ay maalarma din ang ating mga otoridad sa security sector kung paano po mapangalagaan ang mga civilians natin.